sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Demokrasya, importante ang pag-uusap. At ang ayaw ko lang, manaig ang bashers maski hindi naman nila tinitignan kung ano ang ebidensya. Dapat po tayo maging critical, dapat maging intelihente dahil ang mga kalaban po ni PBBM talagang gusto siyang pabagsakin at gagamitin ang kasong ito para mapabagsakin. Marami mga kaibigan na gusto siyang pabagsakin talaga. Lalo na yung mga dilawan mga kaibigan, di ba? Yung mga biased mainstream media na pilit hinahanapan lagi siya ng butas. Pagsak si Presidente PBBM. Bagamat sigurado ako ang mga pinklawan at ang mga dilawan dahil atat na atat ang bumalik sa kapangyarihan, ay gagamitin na naman ito para sabihin patalsikin si Boying Remulla, patalsikin si PBBM. Dream on! So sana po, bago tayo magpadala sa emosyon, tanongin natin, kung nangyari sa inyo, itong nangyari sa anak ni Secretary Remulla, na pag pinagpadalhan lamang ng isang parcel na hindi kinakilalang tao at hindi natin kilalang tao, at lumabas na ang laman ay illegal, kontrabando, payag ka bang makulong dahil dyan? Di ba po hindi? Napaka-technical pa nung chain of custody, pero dapat din talaga maintindihan ninyo na sa panahon na marami talagang nagpa-plant ng ebidensya, importante na bantayan natin yung karapatan ng mga akusado na mapruebahan yung chain of custody dahil ito yung garantiya na walang planting of evidence. Ano pong solusyon? Ang solusyon, dapat pagbutihin pa, mas paintingin pa ng mga PDEA agents ang kanilang pagganap sa kanilang katungkulan. Anong dapat ginawa nila? Hindi kasi sapat na hinuli nila si yung anak ni Secretary Remulla habang tinatanggap yung parcel. Kinakailangan, nag-imbestiga na sila kung saan ang galing yun. At dapat, nagbigay sila ng prueba kung anong relasyon doon sa nagpapadala sa anak ni Secretary Remulla. Alam mo kung galing po yan sa Amerika, pwede naman magkaroon ng kooperasyon doon sa FBI o doon kaya sa mga PDEA agent mismo ng FBI dahil napakalaki naman itong shipment na ito. Bakit hindi nagkaroon ng ganong kaugnayan nang nalaman na nila? Kasi parang alam na nila may darating na droga eh. Bakit hindi naman nila huminga ng tulong yung kanilang mga counterparts sa PDEA? Eh meron naman talaga tayong kasunduan na tayo magtutulungan, lalong-lalo na pagdating sa usapin ng pinagbabawal na droga. So sa akin po, there was really a lapse in evidence gathering. At karamihan po ng mga kaso talaga ngayon ay nadi-dismiss dahil mahina yung proseso na mag-process ng ebidensya. Ito yung sinasabi ko, na huwag tayo masyadong nagtitiwala sa mga testimonya. Kasi ang testimonya, pupwedeng mapeke, pupwedeng matakot, pupwedeng mabili. Pero yung physical evidence, hindi po yung nagsisinungaling. Ano ba naman yung kumuha ng ebidensya na nagpapakita na may relasyon yung nagpadala sa pinagpadalhan? Di ba po? Eh wala ang ganong ebidensya. Ang ebidensya lang ay si anak ni Secretary Remulla ang tumanggap ng droga. Hindi po yan talaga ang proof beyond reasonable doubt. Bagamat sigurado ako ang mga pinklawan at ang mga dilawan dahil atat na bumalik sa kapangyarihan ay gagamitin na naman ito para sabihin patalsikin si Boying Remulla, patalsikin si PBBM. Dream on! Dahil unang-una, wala pong kinalaman si PBBM dito. Ang ating hudikatura po, independyente sa ehekutibo. Kilala ko pa nga po yung judge na yan eh. Yung judge na yan, anak pa ng kaklase ni Presidente Duterte na alam natin na number one crusader laban sa pinagbabawal ng droga. Tingin nyo yung anak niya? Yung anak ng kaklase ni Presidente Duterte na talaga naninindigan laban sa pinagbabawal ng droga ay papayag na mag-absulto kung malakas talaga ang ebidensya? Pangalawa po, kaka-appoint lang po niyan judge na yan. Ah, bakit ko alam? Kasi syempre, nasa Malacanang ako, no? Nakita ko yung kanyang pangalan nung siya in-appoint bilang RTC judge, no? At syempre, alam ko rin na meron siyang relasyon sa kaklase ni Presidente Duterte, no? Ano ibig sabihin yun? Wala siyang mahihita sa ganitong desisyon dahil alam niya, matagal pa ang promotion niya. Dahil kaka-appoint lang niya. Wala pa atang 3 taon itong si judge na ito nung in-appoint ni Presidente Duterte sa kanyang pwesto ngayon bilang RTC Makati. So alam ko na hindi niya gagawin ito para
maging dahilan na siya ay ma-promote. At siguro, alam din niya na kapag siya ay nabag-attempt na mag-promote habang nandiyan si Secretary Remulla, pagdududahan ng lahat. No? Mm-hmm. Dahil siya ngayon nag-absulto sa anak ni Secretary Remulla. At tingin ko naman, ang pagkakakilala ko dito sa Judge Neto, eh meron siyang integridad na hindi siya maghahangad na magkaroon ng promosyon dahil nga dito sa decision nito. Mark my word, mag-aantay po yan hanggang matapos na ang termino ni Presidente BBM kung siya naman na ay mag-a-apply para sa promotion dahil alam niya na masamang tingnan. At tingin ko naman po, walang issue ng corruption dito. Kasi ako nga po, sa mulat-mulat, ang pagkakamali ko lang po, dapat nagsalita na ako noon pa lang ng aking teorya, bagamat ako talaga ay pribadong abogado, no? Ang aking tingin talaga sa mulat-mula ay madidismiss ang kaso. Kaya lang, ayaw ko namang sabihin na una-una baka sumisip-sip lang ako kay Secretary Remulla. Excuse me, hindi ko na po kailangan sip-sipan sa Secretary Remulla. Pero tinataya ko po ang aking pangalan bilang abogado na mahigit ang 32 anyos, bilang propesor ng batas, at bilang isang litigator na bago pumasok sa gobyerno ay araw-araw nasa hukuman para sabihin na sa tingin ko, tama ang desisyon ng West na pag-absulto sa anak ni Secretary Remulla dahil hindi napatunayan ng prosecution ang tinatawag na proof beyond reasonable doubt, at dahil rito, the presumption of innocence should prevail. Huwag po tayong mag-alala na dahil na ang dismissal ay dahil malakas lang po ang anak ni Secretary Remulla. Hindi po. Dapat po tayo makampanti nga. Dahil alam naman ng judge na titirahin yung desisyon niya. Pero bagamat alam niya na titirahin siya dahil sa desisyon na yan, lalong-lalo na dahil mainit ang politika sa Pilipinas, nanindigan siya. Yan po ang tinatawag na adherence to the rule of law, at nabibigay-pugay po ako dito kay judge na nag-absulto sa anak ni Secretary Remulla, bagamat alam niya na talagang ang mga dilawa ng Pinklawan will have a field day in attacking his decision. Boss, saludo po ako sa inyo. Thank you for upholding the rule of law, and thank you for upholding yung karapatang konstitusyonal ng lahat ng mga Pilipino to be presumed innocent until otherwise proven guilty utilizing proof beyond reasonable doubt. Agree ba ho kayo sa aking mga sinabi? Pwede naman po kayo mag-disagree dahil demokrasya naman po ito. Meron po tayong texter. Good idea. Tama po, Spokes Attorney Harry Roque. Please, paliwanagan nga sa mga magagaling na basher. Yan, makinig kayo sa abogado. Maraming salamat po. De Vera Turda could be a setup or trap to destroy the image of Secretary Remulla. Hindi lang po. Yung mga pagpupula, hindi lang po Secretary Remulla ang binabato nila. Ang binabato po nila, si PBBM. Dahil alam niyo naman sa Secretary Remulla, wala naman pakialam yan. Bakit? Eh, sila naman talaga yung lokal na politiko sa Cavite. Pwede naman bumalikan sa Cavite. Ano pakialam nila sa nasyonal? At saka wala namang ambisyong nasyonal itong si Secretary Remulla. Yan po talaga pagkakakilala ko kay Secretary Remulla. Nais lang talaga niyang manilbihan ng tapat at wala po yung ambisyon. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.